Isang nakakapangilabot na kwento ng isang babae, ang misteryosong nawala sa loob ng hotel. Sa puntong ito ay tila pinipindot niya ang lahat ng floors ng elevator. Ang malaking tanong, nasaan na nga ba si Elisa Lam? Yan ang pag-uusapan natin dito sa part 2 ng ating video. Kaya't kung ready ka nang malaman ang katotohanan, ano pang hinihintay mo? Edi, tara na! Kung ngayon mo palang ito napanood sa ating channel, ang suggestion ko sa'yo ay panoorin mo muna ang part 1 nito na nasa comment section para mas makarelate ka dito sa part 2 ng ating video. Dahil dito sa bago nating video ay atin tutuklasin ang kinaroroonan ni Elisa na isang dating vlogger na misteryosong nawala at naglaho sa loob ng hotel. Sa pagkakawala ni Elisa, maraming haka-haka ang nabuo at marami ring hiwaga at mga kababalaghan ang nabuo sa kaso ni Elisa dahil sa misteryosong pagkakawala nito matapos makita sa CCTV na iba ang ikinikilos ng babae. Ang iba ay sinasabing sinapian daw siya ng masamang espiritu kaya nangyayari ang mga bagay na ito. May mga tao rin na pinaghihinalaan na pumaslang kay Elisa sa loob ng hotel pero hindi napatunayan na sila ang may gawa sa pagpaslang kay Elisa. Yung mga panahong iyon ay nalaman ng mga imbestigador na ang hotel ay bahay ng mga kriminal, mga drug lord at iba pang mga related sa mga krimen, kung kaya't maling lugar ito para kay Elisa. Sa pang-iimbestiga ng mga tao ay inalam nila ang lifestyle ni Elisa, kung umiinom ba ito ng alcohol o nagta-drugs o kaya naman nagtitake ito ng gamot para sa kanyang sakit. At ayon sa investigasyon, sa kanilang nakaalap na impormasyon, si Elisa ay na-diagnose daw bilang bipolar disorder, isang sakit sa pag-iisip na mahaba-haba ang gamutan. Sa CCTV kung saan huli siyang nasulyapan na tila lumalangoy siya sa tubig, hanggang dumating ang pagkakataon na ma-interview ng investigador ang isang couple na ito na yung mga panahong yun ay kasabay ni Elisa Lam mag-check-in sa hotel. Silang dalawa ay may napakalaking papel na gagampanan para sa kaso ni Elisa. Ang malaking tanong, makakatulong ba sila sa kaso ni Elisa para malutas ito o hindi? Ating aalamin yan, pero bago yan, make sure na nakasubscribe ka na sa ating channel para makakasama ka sa susunod nating kwentuhan. At habang tumatakbo naman ang imbestigasyon sa kaso ni Elisa Lam, timing naman itong couple na ito na nagreklamo sa kanilang gripo na tila kokonti ang lumalabas na tubig. Kung may lumabas man na tubig ay iba ang kulay nito, maitim-itim ng konti. Nagreklamo sila sa maintenance dahil noong mga panahong iyon ay iniinom pa ang tubig ng hotel at dahil mapakla ang lasa, inireklamo nila ito para ayusin sa kung sino man ang in-charge dito. At may nagpunta nga na maintenance para ayusin na nagngangalang Santiago Lopez. At ayon sa kanya, ang pagkasira ng isang gripo ng isang kwarto ay pagkasira din ng gripo ng halos lahat dahil dito nakakonekta ang mga kitchen at coffee shop na nakalagay sa hotel. At ayon sa couple, may mga pagkakataon daw na may lumalabas na buhok sa gripo. Creepy, no? At yung mga panahong iyon ay hindi pa nila alam na may nawawalang tao sa loob ng hotel. Maraming paraan na ginawa si Santiago Lopez para maayos ang gripo na barado. At dahil hindi naayos, pinuntahan niya ang source ng tubig kung saan naroon ang tangke sa bandang rooftop. At dahil sa curiosity kung bakit nasira ang gripo, inakyat niya ito ng mag-isa para lang malaman kung ano ang problema. At sa pagbukas niya ng tangke, ay dito niya nakita ang katawan ni Elisa Lam na nakatihaya at walang damit. Ang mga damit niya ay kasama niyang palutang-lutang sa tubig. At ayon kay Santiago, ang nakita niyang damit ay katulad ng nakita siya sa elevator. At ayon sa mga unang nakakita,
ay posibleng pinagsamantalahan si Elisa at inihulog sa tangke. Pero ayon sa investigasyon ay wala silang nakitang ebidensya o anumang sugat sa katawan at sa private part nito. At dahil walang ebidensyang nakita ay pinaniwalaan nila itong nagpakamatay. Pero kung babalikan natin ang video sa elevator, mapapansin natin na tila pumapagaspas siya o nagsiswimming siya sa hangin. Hindi kaya ito ang senyales upang maghanap siya ng tubig na malalangoyan at aksidente lamang na nalunod siya dito. Napag-alaman din ng mga investigador na huminto siya sa pag-take ng medicine para sa kanyang sakit sa pag-iisip at hanggang sa kasalukuyan ay walang malinaw na nangyari patungkol sa pagkakasawi ni Elisa Lam sa hotel. Kayo, may naiisip ba kayong dahilan para matagpuan siya dito sa tangke na ito? I-comment mo na ang iyong opinion sa comment section. At bago tayo matapos sa ating video ngayon, konting shoutout muna tayo sa ating masugid na tagapanood. At kung gusto nyong mapabilang sa kanila, i-like lang ang video na to at mag-message ka sa baba. At syempre, huwag na huwag mong kakalimutan mag-subscribe para mapapanood mo yung pangalan mo sa susunod nating upload. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna tayo. Magkita-kita ulit tayo sa next video. Paalam!